Listeners, welcome back to my channel. Ako nga po pala si Casey. So kung bago ka lang po sa aking channel dahil naghahanap ka ng mapagkakakitaan online, please consider subscribing to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell dahil dito po sa ating channel nag-upload po tayo ng mapagkakakitaan online gamit lamang yung ating cellphone, internet, mga application and website. At dito po rin po sa ating channel namimigay po ako ng GCash giveaway bilang pasasalamat po sa mga solid subscriber at patuloy na sumusuporta po sa aking channel. So para ma-qualify po kayo sa mga GCash giveaway natin, make sure lang po na maging active kayo at magkaroon kayo ng heart badge. So para magkaroon po ng heart badge, kailangan nyo lang po mag-subscribe sa aking channel and make sure na active ka every upload ng ating video. Naka-like ka, naka-comment down below ka po ng lucky number or lucky word na mahanap mo sa ating mga video. In that way, manonotice ka ni YouTube at bibigyan ka niya ng heart badge. So hindi po ako yung namimigay ng heart badge. Si YouTube po yung namimigay, nanonotice niya lahat po ng active sa aking channel. So kapag may heart badge ka na, is qualify ka po sa mga GCash giveaway natin every end of the month at every milestone na may ma-reach tayo dito kay YouTube. And if bago ka naman po sa aking channel, don't worry po, pwedeng-pwede pa rin po kayong makasali sa ating daily giveaway. So meron din tayong daily giveaway which is meron po ang nananalo ng 20 pesos GCash giveaway sa bawat upload natin every day. And wag din pong sanang kalimutan na i-like or mag-subscribe po sa ating second YouTube channel na nandito po sa screen at ilalagay ko na rin sa description box yung link niya para hindi ka na mahirapan pang maghanap. So muli po, maraming salamat po sa lahat ng solid subscriber ko, sa lahat ng solid partners ko na walang sawang sumusuporta po sa aking munting channel. Naway matagal pa po tayong magsama-sama. So maraming salamat po. Hello mga partners! Welcome back to my channel. It's me again, Casey. So for today's video, pag-uusapan natin itong bagong project na ito, which is si Gold Crush Finance. Isa siyang NFT games, farming game nga po siya. So dito, magmimint ka lang ng mga farmers, and sila na yung bahalang magmina and magkocollect ka lang dito ng profit mo. So dito, no, bago na yung mag-proceed doon sa kanilang testnet, which is ipapakita ko rin sa inyo maya-maya, explore muna natin itong kanilang website. So, nandito sa kanilang website, yung kanilang home, yung introduction niya. And then, ito rin yung kanilang mining BNB farming Grush. So, Grush nga po yung name ng token nila. And then, yung tokenomics and yung partners nila. So, mababasa natin dito, mine BNB with safe rewards Oracle. So, magmi-mint ka lang and then sila na yung bahalang magmamind at magkaka-profit ka nga po dito. So, nakalagay dito, what is Gold Crush or Gold Rush Finance? Grush Finance is an NFT GameFi project aimed at giving players both gaming and passive income. So, pwede ka daw dito makapag-earn ng passive income kasi yung mga farmers mo dito is sila na yung bahalang magtrabaho dito nga po. So, makita natin BNB mining. Ang gagawin lang natin dito is i-assemble lang natin yung mga crew natin and then sila na yung bahalang magmina and makakapag-earn tayo ng income. Another one is itong kanilang Grush Farming. So, dito naman, kailangan mong mag-build and mag-hard ng maraming workers para makapag-generate sila ng passive income. So, mag-hard tayo ng farmers and then mag-harvest lang tayo ng Grush and then magkakaroon tayo ng high APR. Ito yung mga characters ng mga NFTs natin. Meron ditong miners. So, ito yung mga miners natin. And yung name nito is si Kane. So, yung power mining niya is 370. Ito si Warren. And then, ito yung gold hubs. So, ayan. Pwede nyo i-check isa-isa yan dito. And then, ito naman yung gunman. So, dito nga po, dito rin yung kanilang gunpower, Idaho. And then, ito naman si Maverick. So, ayan. Ito yung gunpowder niya. And marami pa nga pong iba't-ibang mga gunman dito. Ito naman yung mga farmers. So, ito si Porter. Nandito yung kanilang mining power. So, ayan. And then, meron din silang mga stars dito. So, ayan. Pwede nyo i-check yan dito nga po sa website. By the way, lahat po ng babanggitin ko is nasa description box below. Pwede nyo i-check yan. Do your own research po para if ever na sa tingin nyo okay itong project, is pwede nyo itong pasukin. Kaya make sure na mag-research din kayo through your own para meron kayong own knowledge kung okay ba or hindi itong project kasi nagbibigay lang po tayo ng information. I am not a financial advisor kaya always
do your own research and take at your own risk. So ito yung kanilang 3 major pillars of crush. So makikita natin, pwede tayong mag-swap ng BNB natin. So for example, mag-swap tayo ng 1,000 BNB. Kung ilang BNB yung sinwap natin, ganun din karami yung crush token na makukuha natin. For example, 1,000 BNB, isuswap natin siya sa grass token. So makukuha na yun ng 1,000 crush token din dito. So ito naman yung burning mechanism nila. Dito naman is merong chance na mamatay yung mga NFTs workers mo every mission. Kaya dito papasok yung burning mechanism. Dito naman sa mass market adoption. So nakalagay dito na simple and easy daw kumita dito dahil nga hindi natin kailangan gumugol ng maraming time para maglaro dito kasi farming nga siya. So ibig sabihin magpa-farm ka lang ng mga NFTs mo and sila na yung bahala nga pong magmina dito. So makakapag-earn ka daw dito ng real money and earn passive income by NFT yield farm. So dito naman if ever meron kayong mga question like how does NFT farming work? So ito yung mga question and pwede mo silang basahin isa-isa dito. So ayan. Now let's move on dito naman sa kanilang tokenomics. So ito yung kanilang token distribution, no, mababasa natin dito. And then yung crush closed loop economy niya. So dito kailangan lang nating mag-upgrade. So ito yung mga NFTs natin and then idadala natin o ilalagay natin sila sa mga caravan. Pwede nating i-upgrade diyan and i-send natin sila dito sa mountain and makakapag-claim tayo ng reward dito. So ayan, makikita natin dito yung kanilang crush closed loop economy. So ito yung kanilang token distribution, yung game rewards pool is nasa 38% and then yung crush farming rewards is 27%. So yung marketing naman is 4.5, yung seed sale is 1.5, yung pre or yung public pre-sale is 11%, yung liquidity is 11% and then yung ecosystem nila is 7%. So ito naman yung kanilang partners and investor. We select and work with strategic investors and partners in order to build our crush economy or ecosystem. Contact us via our social media channels in order to partner with us and make Crush the biggest GameFi project in Binance Smart Chain. So under siya ng Binance Smart Chain, pwede nyo silang kontakin dito daw sa kanilang Telegram, Twitter, GitHub, and yung LinkedIn account nga po nila. So i-follow nyo na lang din sila sa kanilang Discord, sa Telegram, and then ayan, sa Medium and sa Twitter nila. So wala pa silang mga partners and investors, no? Kaya make sure ng mga partners, mag-research muna tayo dahil hindi tayo nakakasigurado kung magiging successful yung project na ito. And hoping, no, sana maging successful naman siya para hindi siya mapabilang dun sa mga NFTs na bigla na lang kung nawawala. Anyway, let's move on. Meron pa akong ipapakita sa inyo na ibang information. So ito yung kanilang goal dito, no, to create a self-sustainable gaming ecosystem which reward players in-game with in-game profit and passive revenue for years to come. So our innovative safe BNB reward oracles, our innovative NFT burning mechanism, closed loop economy, and yung mass market friendly and simple game logic. So ito yung sinasabi ko, ito yung overview of a crush game. So kailangan mong mag-mint ng mga farmers mo dito and also ng mga gunman and i-assign mo sila sa caravan para ma-send mo sila sa mission sa mga mountain and dito nga sila mag-mina. And after nga that is makakapag-earn na tayo ng mga rewards or ng mga BNB dito. And another one ng mga partners, meron pa sila ditong 2 types of bonus rewards na kung saan dito mga partners is merong chance na makahanap yung mga crew mo dito ng treasure chest and then itong treasure chest na ito is meron silang instantly na 15 BNB. If ever naman nawala silang mahanap na treasure chest, meron naman silang makukuhang basic rewards na magmumultiply into 2. So depende sa mountain na minimina. So ito yung mountain and then ito yung base rewards. Ito naman yung percent chance ng reward times 2 and then ito yung chance treasure chest. If ever gusto nyong i-check to, i-post nyo na lang po yung video para makita nyo ito mga base rewards nila and yung mga mount. Ito nga yung sinasabi ko naman sa inyo ng mga partners na BNB reward swapping features. Ito yung magsaswap ka ng mga BNB mo. Kung ilang BNB yung isaswap mo into crush token, ganun din yung makukuha. Anyway, ito naman mga partners yung kanilang ROI and profit. So ito yung ROI natin or yung return of investment natin. So pwede nyo i-check yan. Ito yung mountain 1, day 1. So ayan, basahin na lang po natin ito. I-post na lang natin yung video and makikita nyo dito. And nakalagay dito, on average, day 7 is the real break-even point. So ayan, caravan need to be always upgraded while XP is maxed
reinvesting is always needed. And then, ito nga po yung sinasabi ko sa inyo na meron silang burning mechanism kasi merong chance nga po na yung NFTs mo is mamatay sa missions or habang nasa mission nga po sila. So, dito aandar yung burning mechanism. And then, ito nga yung mga NFTs natin or yung 3 different NFTs natin which is pinakita ko na rin sa website, yung miner, yung gunman, at yung farmers. So, ito naman yung ating Grush NFTs. Meron silang libang different levels. So, ayan. Meron sila ditong 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, and 5 star. At iba-iba rin yung kanilang gun power. And then, ito yung kanilang core team. So, ito yung kanilang founder, si Nicola. And then, ito naman yung CTO. So, hindi sila mga, parang ng anime lang sila. Kaya, make sure na do your own research pa rin ng mga partners. So anyway, let's move on sa ating testnet. Ipapakita natin kung paano nga ba tayo makakapaglaro or paano natin i-assign yung mga farmers natin dito. So ito makikita nga po natin yung home. So ito yung home niya. And then dito naman yung mga workers natin. Dito tayo mag-mint ng mga workers, no? So yung gagamitin ko ay testnet lang po ito. So meaning to say, hindi pa po ito yung actual game nga po niya. So testnet lang ito. So, itatap lang natin itong hire miners or hire gunman and hire farmers. So, dito naman, ito naman yung mga caravan under sa carriage. So, ayan, ito yung mga caravan nga po dyan. And then, dito naman, ito yung mining mission. So, wala pa dahil hindi pa tayo nakakapag-mint ng mga NFTs natin. Dito naman yung crush farm. So, ito yung crush farm nga po, no? Hire farmers, kailangan lang nating mag-hire ng maraming farmers dito para makapag-earn tayo. And then, ito yung kanilang marketplace. Ito yung documents nila. So, anyway, proceed tayo. Balik tayo dito sa home. And then, dito tayo sa workers para makapag-mint na tayo. So, mag-hire tayo ng miners dito. So, ayan. So, approve lang natin yan. And then, ito, confirm lang natin. At, ayan. So, wait lang natin yan. So, ayan. Ito yung ating na-mint dito, no? 1 star lang siya. So, okay lang natin yan. And, isa pa ulit. So, hard miner lang tayo dito and i-confirm lang natin. So, testnet lang po yung ating gamit dito, no? Yung smart chain testnet. So, ayan. So, another 1 star. So, okay lang natin yan. So, 2 na yung miners natin dito. So, another 2 naman dito sa ating gunman. So, kailangan dito minimum of 4, 2 miners and 2 gunman. So, ayan. Hard ulit tayo ng gunman dito. Confirm lang natin. So, ayan, 2 star naman si Graham yung nakuha natin dito. So, okay lang natin and hard ulit tayo ng another 1. So, 1 star yung na-mint natin dito sa gunman. So, dito sa farmers, pwede rin naman tayo mag-mint ng farmers dito. I-assign natin siya dito sa grass farmer. So, hard farmer lang. So, dito muna tayo sa workers. And after that, no, after nating makapag-mina or makamag-mint ng mga miners and gunman natin, kailangan natin gawin ngayon is pupunta or dadalhin na natin sila sa caravan. Tap lang natin tong available miners and after that, kailangan lang natin siyang i-assign. So, assign lang natin yan and then dito, pipili lang tayo ng caravan dito. Kung caravan 1, caravan 2, or caravan 3. So, dito na lang tayo sa 1. So, approve player nga lang po natin yan. And meron siyang gas fee dito. So, confirm lang natin. And, ayan. And wait lang natin, approving miners na nga po siya. So, ayan, na-assign na nga po yan. And, ayan, confirm lang natin. So, ayan, na-assign na yung isa. So, i-assign ulit natin tong isa sa caravan 1 ulit. So, kailangan nandun silang pareho. So, ayan mga partners, na-assign na natin sila dito sa caravan 1. So, ang kailangan natin gawin, yung isa naman or yung mga gunman naman yung i-assign natin. So, tap-root natin tong available and then a-assign lang natin yan. So, same process lang kung paano natin in-assign yung ating mga farmers dito or yung ating mga miners. So, sa caravan 1 din, no, mga partners, make sure kung saan nyo sila in-assign, doon din po i-assign yung mga gunman natin. So, wait lang natin, i-assign ko lang to and let's proceed para i-send na natin sila sa mission. So, ayan mga partners, na ilagay na natin sila sa caravan. So, makikita natin dito, caravan ready na siya. So, isa-send na natin sila sa mission. Tap lang natin itong deploy crew. And then dito, no, pipili lang tayo dito ng mountains. So, ayan. Ang gagawin lang natin, for example, so, dito sa mountain 2, hindi pa sila pwede. So, not ready siya. So, dito sa
Mountain 1, so pwede na sila. Nandito yung courage level requirement. So level 1, mining power required is 500. Yung gun power required is 500. So pwede na sila, ready na nga po sila. So tap lang natin itong get mission. And meron siyang konting gas fee ulit dito. So ipo-confirm lang natin yan. And after that, so wait nga lang po natin. So yan, after that mga partners, punta lang tayo dito sa mining mission. And makikita nga po natin dito na after 4 hours, doon pa lang tayo magkaka-profit. So makikita natin dito yung base reward. Ito yung base reward ng Grush token natin. Yung survival rate niya is nasa 85.96%. So not bad, no? Kasi yung mga nakuha natin dito is tigo 1 star and 2 star lang. So, and then ito yung kanilang chance for 2 times reward, nasa 6.7% nga lang po siya. So ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag yung mga nagmimina natin dito is nakahanap sila ng treasure hunt or yung treasure chest dito is meron kang makukuhang 15 BNB. Pero yung chance nila dito is only 2% or yung 6.7% kasi nga mababa lang yung mga stars na nakuha natin sa ating mga farmers. So after 4 hours is babalikin mo lang yan and i-check mo kung magkano yung na-earn mo na grass token. So dito naman tayo sa Crush Grass Farm. So hard farmers tayo dito and approve nga lang po natin yan. And then dito mga partners, dito naman natin gagamitin yung mga farmers natin. So dito sa caravan, make sure na 2 gunman and then 2 miners po yung minimum. So any or kahit mas marami pa pwede, basta hindi bababa sa 2 na miners and 2 na gunman. So ito, hard farmers lang natin. So dito naman mga farmers naman yung i-hard natin. So mas maraming farmers is mas malaki yung chance nga po na makakapag-earn tayo dito. So ayan, wait nga lang natin yan. So, hindi ko na tinuloy ng mga partners yung pag-mint or yung pag-hard ng farmers dito kasi medyo matagal siya. Siguro dahil testnet pa lang ito. So ngayon is babalikan na lang natin yung mga mission natin dito after 4 hours para makita natin kung ilang token yung nakuha natin dito. So I think that's all for today's video mga partners. If ever gusto nyo pa nga pong mag-research through your own, nalagay ko sa description box below lahat ng links na kailangan mo and also itong white paper nila. So ililink in ko rin yan para mabasa nyo nga po sila. Dahil meron sila dito ang mission events, meron silang event 1 and then ito yung event 2 nila. So ayan, pwede nyo ang i-check out dyan and also andito rin yung kanilang roadmap or ito yung plano nila. Merong quarter 1 up to quarter 4 nga po ng 2022. So ayan. And then, andito rin yung kanilang game economy, which is nakita na rin natin yan sa website. So, ayan. And then, andito rin yung kanilang team info. So, wala pa nga po yung, or hindi pa sila audited dito. So, ayan. Yeah, updated pa lang sila. So, update na lang nila. And, ilalagay ko na rin lahat ng links or lahat ng social media accounts nila on the description box below. I-follow nyo na nga lang po sila para updated kayo every time na meron silang new updates. Always remember no mga partners, if ever gusto nyo pumasok sa ganitong platform, do your own research, invest what you can afford to lose dahil meron pa rin ilalabas na pera dito, kaya meron pa rin risk ang mga ganitong platform. And always take at your own risk kasi nagbibigay lang po tayo dito ng information. Wala po tayong ginagawang panghihikayat dito, no? Nasa sa inyo pa rin yung decision kasi sariling pera nyo pa rin yan. So that's all for today's video mga partners. I hope na meron nga po kayo natutunan. See you on my next video. Have a nice day. Goodbye!